Yo, what's up guys? Welcome back. Kali may online po nagbabalik para magbahagi ng isa na namang sariwang info about dito sa 5 piso year 2009 at 2010 BSP series coin. Pero bago na tayo magpatuloy sa mga bago lang sa ating channel, huwag na huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mauuna ka sa mga latest info natin. Alam nyo guys, kanina may naobserbahan lang ako dito sa year 2009 at 2010. Alam naman natin na may 3 types ang 5 piso natin. Ito yung tinatawag na die 1, die 2 at die 3. Agad ko itong tinignan at napansin ko magkaiba ang die nitong dalawa. At ngayon guys, para makakuha tayo ng bagong impormasyon, papasukin natin ang numista para maghalongkat ng balita about sa dalawang coin na ito. Kaya muli, tumutok at tapusin ang video bago mag-comment para naman hindi magiging kahiya-hiya ang comment na iiwanan. Lalo yung basta na lang nagko-comment at hindi naman pala naiintindihan. Okay guys, tara at titiyakin ko sa iyo hindi ito fake news or gawa-gawa lang. At paalala ko lang, huwag basta-basta sasabay sa agos dahil hindi lahat ng agos diretso sa pantalan. Ang iba dyan, diretso sa bangin or sa pulos. Nahari tayo pag ganun. Pilay-pilay, aabot din natin yan. Okay guys, andito na ulit tayo sa numista. Ayan, numista, masyado ko na kayo na ipopromote sa channel ko. Baka naman, ayan, kung lang, baka naman. Okay guys, ito, sa mga nagtatanong ulit dyan kung paano magbenta ng kanilang mga old coins, punta lang kayo sa numista or sa eBay. Ito rin, isa rin itong eBay na lagi kong pinupuntahan kapag meron akong hahanapin na halaga at lalong-lalo doon sa may NGC, Numismatic Guarantee Corporation. Ayan, ayan po yung mga website na aking pinagkukunan ng informasyon. At kung meron kayong hahanapin coins guys, kung kukunin nyo lang yung kanyang featuring at yung kanyang mga overs at reverse, nandito na rin yan sa numista. Tulad niya, yun yung nakikita, may mga information na po dyan. Sabi rito, tulad dito na yung mga wala raw mint mark na 5 piso ay gawa sa Canada. Yung mga imported po yun. So, ayan. Ayan yung sa nakikita nyo, die 1, die 2, at die 3. Naitalakay ko na to sa mga previous kong video. So, ayan. Tapos, sa bandang ibaba, nakikita nyo agad yung mga year. At andyan na rin po yung mga value. Pero sa ngayon, pupunta tayo dito sa year 2009 at 2010 para tingnan kung meron nga bang kakaiba dito sa mga year nito dahil may tatlong klase ito, die 1, die 2, at die 3. Ito guys, reviewin lang natin saglit sa mga hindi pa ko nakakaalam bago natin tingnan yung 2009 at 2010. Ito po nga, nasa una, yan po yung die 1, 1993 ito, nasa kaliwa, maliliit po ang kanyang script. Pati yung 1993 na year niya, magkakadikit po siya, maliit. Yan. Diyan po niyo ma-identify yan. Tapos itong die 2, ayan, nasa gitna, kuhan po siya, tick script. Tapos malalaki rin yung kanyang year na 1993. At yung cogwheel sa gitna, pansinin niyo, malalaki rin ang mga ipin. Yan. Tapos dito sa die 3, yung nasa kanan, sa dulo, ayan po yung tinatawag na die 3. Large script, pati yung year 1993 malalaki po siya. Tapos yung ipin, yung cogwheel, malalaki rin siya. At yung araw, yung sikat ng araw is malapad. Ayan po, yan po ninyo ma-identify na yan po ay die 3. Okay guys, ito na ulit tayo, dumiretso na ulit sa year 2009 at 2010. Ito yung ating main topic na yun, na aking sinasabi kanina. Pansinin nyo agad guys, yung year 2009 overs 3 dito sa numista is 0%. Ibig po sabihin yan, wala po silang wala po nga nag-o-offer ng 2009 na overs 3 dito. Ito po kasing aking hawak na year 2009. Ayan, pag chinek natin, para sa akin ang overs nito is ano to eh, overs 2 ito eh. Ayan o, pansinin po ninyo. Makakapal yung script niya at hindi naman ganun kalakihan yung mga
cogwheel niya, pero yung year na 1993 medyo malaki. So ano po ito? Uberstu po ito. Oh, ayan. So maharing itong Uberstu ay marami pa. Kaya paki-check niyo guys kung meron kayong ganito. Tingnan niyo agad kung Uberstu ba yan or Uberstu para ma-survey natin kung kasi magiging maaaring magiging hard to find na itong 2009 na Uberstu. At may napansin din ako guys dito sa aking hawak 2009. Tingnan po yung araw. Yung mga sikat, yung tatlong sikat ng araw sa taas. May iksi po. Hindi ko lang sure kung error coin ba ito o talagang ganito ang Uber sa 2 ng 5 piso. Kaso doon sa tinignan ko yung guide, hindi ganyan eh. Umaabot din siya sa may cogwheel yung sikat ng araw. Pero itong hawak ko, may iksi po yung sikat ng araw. Ayan, pakicheck nyo rin po guys kasi baka error coin din itong aking hawak. Okay, ngayon naman, mapunta na tayo dito sa 2010 na 5 piso na ating hawak. Pakita ko lang yung kanyang Ubers type guys, ayan. Ang Ubers po nito ay nabibilang sa dietary large script. Ayan, malalaki po ang kanyang mga script, pati yung cogwheel, yung mga ipin, malalaki. Tapos yung year na 1993, malalaki din. Ayan po ang dietary, pati yung sikat ng araw is malapad. Ayan po ang dietary type. Tapos sa pagtilingan natin dito sa may anamista, yung 2010, ayan yung year niya, 3% lang yung sa Uberstu, mababa masyado. Ibig sabihin po nito, yung Uberstu, maaaring bibihira na. Pero hindi pa ako doon sigurado guys, kaya nga sinusurvey natin. Kasi itong aking hawak is sa Uberstu. Kaya gusto ko po pong mag-comment kayo dito kung meron kayong 2010, pakitignan nyo dyan kung anong klaseng type yung hawak ninyong mga Ubers. Kaya kung Ubers to yan, maganda. At unang-unahan ko na kayo guys, hindi ko po bibili na. Binibigyan ko naman ng information. Ayan. So, ibig sabihin guys, kung meron kayong 2009 na Ubers 3, itabi nyo yan. Kasi maaaring darating ang araw, magiging hard to find na yan. Simulan nyo na pong i-collect yan. Ganon din po ang 2010 na Ubers 2. Ayan po ang mga dapat ninyong itabi. Huwag po kayo magbabase sa year lang. Tignan po ninyo yung mga Ubers type niya. At hanggat sa maaari, Ubers 1, Ubers 2, Ubers 3, itabi ninyo. Kasi dapat kompleto yan. Hindi lang isa lang. Ayan guys. So, mas maigi kung magkocollect po tayo ng kahit 1 piso, 5 piso, at 10 piso. Tignan po natin yung kanya mga type. Mas maganda po kung, for example, na year 2009 na meron po tayong hawak na Ubers 1 hanggang Ubers 3, mas maganda po yung kompleto tayo. Kasi yung iba nagko-collect, binabase lang. Meron akong 2009. Akala niya okay na yun. Yung pala, may tatlong klase yan. So, hindi po doon natatapos sa year. Katulad po nung sa 5 piso na hard to find natin, yung year 2006, 7, and 8. Yung tatlo na yan, meron ding sigurado ako, meron ding mga type yan. So, siguro kahit sa tatlo na yan, kasi yung year lang niya is may value na eh. So, may tatlong klase pa rin yan. So, depende po. So, ayun guys, sana po nabigyan ko ulit kayo ng impormasyon sa araw na ito. Biglaan lang ito. Hindi ko plinano ito. At maraming salamat. At sa mga bago niya, huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated. Until next time, God bless you all. I'm out.